Hello, what's up, guys? Welcome back to Goodbrook Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Kagabi by KB, ex Weeza, Still Skin, ex KB, Kardong Bungo KB. Tawag ko kaya Kardong Bungo KB kasi. Dahil kami ang sundalo ng Tunggalo. Ganda na kanta, no? Nakaka-LSS, man. Di na-download ko nga eh. Gagawin, i-minimix ko sa ano natin, sa EDDJ natin. Yan. Ganun pa man, kung bago ka lang rito sa ano ko sa channel ko, mag-subscribe ka na, i-like mo yung video, i-share mo na rin para mapanood naman ng iba natin mga kasama. And at the same time, ano, sinashoutout ko yung mga palagi nandoon sa page natin, sila Cez, Rico Basero, sila Fernan, you know. Sila Jedrek, you know, Gilitero, you know, sila Kid, you know, at ibang mga miyembro ng Tunggalo, pati na rin mga haters natin nandun din, nilalike na rin yung ano natin, yung page natin. Pero sa mga bago, I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer, and at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. Gawin na natin ito, guys, para makarami tayo at mahimay natin kung meron tayong may himay. Hashtag himay, ako lang nagsasabi nun. Tuloy natin. Joke lang, ako yung mag-aari. Woo! Man, yo, KB, hit me up, bro. I wanna just collab with you, homes. Kahit dalawa tayo, tatlo tayo nila, ano. Kid Bungo. Kid Bungo at tsaka si KB, yan. Uy, dumilat yung mata. Nakasarado yung mata, tapos biglang dumilat. Napakagandang ano rin yun, no? Yung ganong klase ng mga hooks na parang patanong. Kasi nag-iisip tayo, kung ano ba talaga yung nangyari sa gabi na yun? Ano bang meron sa gabi na yun? Ano bang story? At dahil doon, pag nagkaroon ng verse, doon natin malalaman kung ano yung ano. Kaya maganda rin yun. May misteryosong nangyari. Bigyan ng aking hinihiling para bang mababaliw ba ko kapag hindi ko na sila ayan ang ninig. Wow! Ang iyong mga mata na pag tumitig sa akin nakakatunan, ang mga labi sa akin pamatid ko. Kanap ko na ang hindi na ito maitatama ko. Pero kahit no may tama po, gusto ko lamang na muli maikama ko. Kahit na delikado at laging kabado, sinusumba ko. Wow! Ganyan yung mga trip ko mga musika, yung mga ano mga bedroom songs, mga bedroom music kasi yun yung nagpapaganda ng mood eh. Kasi dumarating kasi tayo sa stages, may mga stages kasi 'di ba, yung mga for example, bawat tao may stages sila na gusto. Katulad ko yung mga sa stages ko yung parang wholesome na yung mga gusto kong musika, yung mga bedroom, mga sassy, sexy, mga ganyan kasi yun doon na tayo sa point na parang yun yung type ko. You know, kasi may mga tao kasi na sa stage nila yung parang gusto nila yung mga bagsakan na pag-gangster. Mayroon naman yung iba yung bagsakan ng gusto nila mala hardcore. Yung iba naman ng gusto nila bagsakan nila yung para mga metal, mga ganun. Yung sa akin yung ganyan eh. Ganyan yung nagpapabigay sa akin ng energy, mga ganun. Umpisan nga natin guys, baka may mahimay tayo sa sinasabi ni Kardong Bungo. Nangyari kagabi, para ulitin natin. Ayaw naman naman yung pabigyan ng aking hinihiling. Para bang mababaliw ko kapag hindi ko na sila ayan ang ningning. Nang iyong mga mata na pag tumitig sa akin nakakatuna. You know, minsan nga talaga mga babae kasi minsan kasalanan din ng mga babae na masyado kayong pakipot eh. Guys, so ganun, you know.
Problema yan eh, ng mga kababaihan eh. Ang tawag doon, ano eh, may tawag doon guys eh. Ang tawag doon, pagiging ano nila. Meron kasing 9 levels kasi ng ano eh, ng seduction eh. Tapos, meron kasing yung tinatawag na coquetry. Sa France kasi may tinatawag silang coquetry, yung parang mapang-akit sila. Tapos iiwanan ka lang nila sa ere. Ganun. Diba? Kung mga akit kayo, make sure ninyo na buo yung loob ninyo. Hindi yung mga akit kayo tapos pahihirapan nyo lang yung tao. Hindi ganun. Kung mga akit kayo, make sure yung inaakit ninyo, gusto ninyo. Para walang paasang dumadaan. Walang paasang nangyayari. Tuloy natin dito. Ayaw mga labi sa akin, pamatid ko. Ang tindi na ito, maitatama ko. Pero kahit na may tama ko, gusto ko lamang na muli maitama ko. Kahit na delikado at laging kabado, isinusumba ko. Ito lamang ang babalikan. You know, may mga lalaki talaga na ano eh, guys, na sobrang magmahal. You know, ang tingin nila palagi ang mga babae, ano daw sila, grabe daw sila magmahal. Hindi, baliktad yata, baliktad. Kasi, tignan ninyo sa anggulong ganito. Pag ang nagmahal ang lalaki, they sacrifice everything para doon sa relationship na tinaguyod nila. Sila yung nagtatrabaho, sila yung proud, sila yung nagmamalaki, sila yung... Kasi, hindi nyo ito naiintindihan eh. Ang pamilya para siyang kumpanya. Diba? Yung kumpanya, kailangan mo siyang sinusustentuhan, kailangan mo siyang inaalagaan, kailangan mo siyang dinidiligan, kailangan mo siyang binibigyan ng atensyon palagi. Pero sa kumpanya na pinagmamalaki mo at inaayos mo at inaalagaan mo, sa loob nun may nagpapatakbo. Yun yung babae. Siya yung nag-aalaga ng sistema. Kaya ganun palagi yun. You know? Siyempre, yung palagi yung nasa loob ng ano na yon ng kumpanya mo, siya yung magsasabi sa iyo kung ano yung pangangailangan ng kumpanya mo. Kaya nga support palagi yung babae, oh, you know, may problema tayo sa bahay, ganito kailangan natin. Tapos yung lalaki mag-iisip, ah, doon pala tayo nagkukulang, sige akong bahala diyan. Yun yun mga part niya. Siyempre, 'di ba? Kaya minsan nawawalan ng saysay yung mga lalaki para mabuhay dahil minsan parang hindi sila na-appreciate. Importante kasi na ma-appreciate ninyo yung value, effort na ginagawa ng mga kalalaki yan. Minsan kasi nakakainis pag hindi yun na-appreciate. You know? Ang sa mga babae naman, basta na-acknowledge natin yung nararamdaman nila, okay na sila eh. Pero sa mga lalaki, huwag niyong kakalimutan, i-appreciate ninyo yung hard work. Kasi doon kami palagi eh, sa effort. Kasi nga lalaki kami, effort, di ba? Palagi yun, may effort kami, palaging binibigay. Kahit doon man lang bumawi kayo. Tuloy natin. Bawat hindi nangyayakan mo, para bang ayaw bumitaw. Kasi gusto ko palagi sa akin kahuhaw. Kahit na dinadaya ko na ang sarili. Yan ang masarap sa marinig sa isang babae na siya lang daw, ikaw lang daw, yung parang ikaw yung kinaadikan, yung mga ganun. Okay yung mga ganun, wag lang obsession. At ma-addict ka, okay pa yun. Tuloy natin. Hindi kong kaluluwa, basta lamang makasama kita. Ako ay masaya, kahit ako'y maling pusa. Laging kaya, di mananalo. Dahil nandyan siya sa piling. Kukuhain dahil niya sa akin. Yan, naisip ko lang siguro baguhin natin yung style ng pananamit ng Tagalog rap. No? Kasi ang hip-hop kasi meron silang kultura. Magkakaroon din ng kultura yung Tagalog rap kung anong dapat nilang pananamit, malinis, basta iba. Ang naisip ko nga yung parang stilong ano kasi ano dyan eh, humid sa Pilipinas, diba? Yung parang tank top tapos naka-blazer. Mga ganong klase ng mga pormahan dapat. One day, mag-iisip yan yung mga Tagalog rap artist na dapat na porma nila. Kasi para mailayo nila yung itsura nila sa hip-hop. Kasi diba, inangkinan nila yung Tagalog rap. Sana magkaroon sila ng sarili nilang kultura sa pagiging Tagalog rap nila. Tuloy natin. Yeah.
Ganda ng banat doon ni Wisa. May ano, tawag dito, nakita mo yung difference ng ano niya, ng influence. You know? May pagka, ano, tawag dito, pop. Pop, tapos, yung old school nga na mga stilong mga ano talaga. Tapos, parang merong konting twist ng pagka-modern. May mga, may tinatawag kasing melissimas. Merong tinatawag na licks and runs. Yung licks yung mga tipong pagkukulot ng mga nota sa dulo, yung runs naman yung papaano niya dinadalo yung tono, you know. Pakinggan natin ulit yung ginawa ni Wisa dito. Amazing. Kagabi. Siguro na-challenge dito si Wizzy. Na-challenge siya rito kay Cardong Bungo tsaka kay Kid Bungo. Kaya bumibirit siya dito. Which is magandang bagay yung kasi nakita natin yung kakayahan ni Wizzy dito. Tuloy natin. May himay tayo dyan. Kasi nandun ako sa part na tinitignan ko yung ano niya, yung flow niya, kung paano niya kinukuha yung tono niya eh. Pero nakapokus ako masyado doon, nakalimutan natin himayan. Himayan natin. Tulad na malayang ako sa tuwan, sa bawat ipon ng baywang, ulitin natin. Dahil gumapa sa unang baywang, nananabik sa mga ngiti mong panandalian. Wow. Sa bawat ipon ng dude, yeah, maganda yan. Alam mo, isa rin sa mga nakakaakit ha, sa aming mga lalaki ha, na ano, na pag kinikilig yung mga babae, tsaka pag sumasayaw sila, pag ang babae napakagaling sumayo, talaga nakakaakit talaga. You know, may mga babae na sobrang ganda pero pag sumayaw sila, ngek, parang napapaano ako, parang nakakaasayaw, tignan, aminado naman ako dun. Kasi dancer kasi ako, kaya minsan malaking kabawasan na pag hindi marunong sumayaw yung isang babae, nakaka-turn off, you know. Pero pag meron na mga marunong namang kamantaw, pwede na yun. Pwede na yun. Tuloy natin. Kanina pa kitang pinagmamastan. Yan, pag na-inlove talaga yung mga lalaki, nakatingin lang tayo, nakala mo, sakmal ka mamaya, magagano. Tuloy natin. You know, yung ano, yung mga, you know, aminado naman tayo na pag meron tayong experience, especially, you know, sa minamahal natin, especially pag first time, kaya nga napaka-importante. Pag tinatanong nga nila ako, kung wari, meron akong kliyente rito, nagtatanong, okay lang ba na gawin namin yun in first date? Sabi ko, pwede. Pwede naman kayo magtalik in first date. Wala lang masama dun eh. Pag pinahihirapan nyo yung sarili nyo, pinahihirapan nyo lang yung sarili nyo. Diba? Pag nag-hold back kayo, pinahihirapan yung isa. Kasi minsan kasi, ito aminin ko sa inyo, kung may mga babae na nakikinig sa akin, huwag nyo sana masamain itong sasabihin ko. Kaya minsan, ang mga lalaki, gusto nila makipag-sex sa mga babae, kaagad, sa umpisang date pa lang. Kasi, para mawala na yun sa harap nila. Kasi minsan kasi, naisip namin na yun yung goal, para maging kampante kami. Kasi, ewan ko ha, pero subconsciously, sa isip namin, saglit lang ha, post lang natin guys. Matawag yung data. Isip natin. Yan pala, no? Sorry tumawag kasi yung dad ko. Ano pala, sa utak namin mga lalaki, hindi ko sinasabing konkreto to ha. Pero, hindi ko rin sinasabi na maniwala kayo dito. Hindi to opinion. Sinasabi ko lang basis na nakikita ko, observation lang ito. Minsan kasi,
ano, nakapagpabagabag nga yung sex, you know, sa aming mga lalaki. Kasi nga, pakiramdam namin, parang iyon yung nagiging, ano niya, yung nagiging, ano, yung sex mismo, yung nagiging susi, para malaman namin kung siya na ba talaga. Kung siya na ba talaga yung pwede namin makasama, pwede ba namin maging jowa to, hindi ba kami pahihirapan nito. Kasi nakikita namin yung sex as a luck. Na parang, pag hindi ko to nakasex sa loob ng isang week o ngayong araw na to, parang hindi kami para sa isa't isa. Hindi man kami aware sa idea na yun, pero parang yun yung naisip namin. Na parang, para maging komportable kami, mawalan yung tension. Kasi parang may tension kasi sa mga lalaki na pag hindi pa namin nakasex yung babae na gusto namin, parang hindi kami kampante, na parang nag-joke-joke lang kami, na parang walang something. Kasi parang yun yung basis namin, yung value namin, na seryoso ba talaga yung relationship na meron kami. Kasi may ganun kasing idea yung mga kalalaki yan eh. I-comment nyo nga kung ganun din ba yung nafe-feel ninyo, yung na-observe ninyo. Kasi pakiramdam ko, observation lang to. Na parang pag hindi namin nakasex yung babaeng gusto namin, na parang hindi seryoso. Parang nakipagburlahan lang kami. Pero pag may nangyari sa amin, parang nag-iba yung feeling. Nagkaroon siya ng value. Na parang nagkaroon kami ng agreement. Ewan ko kung nagigets ninyo yung sinasabi ko. Tuloy natin. Alam ko na, sa ngayon lang kapiling ka. Pagkat sa puso mo ay mayroon na. Pagkakas man ay papalayain ka. Wow! You know, minsan talaga, mayroon talaga mga babae na, ano, guys eh, na kahit may nauna na sa kanila, nagbibigay pa rin sila ng signal eh. Mayroon din mga lalaki na alam nilang mayroon ng, ano, yung babae. Kaya nga rito, napakalaking bagay yung tanong na, kumari, eto, diba? Kaya malaki to, guys. Imagine niyo tong question na to, importante tong question na to eh, na magbabago ng perception ninyo pag kinakausap niyo yung babae. Kumari, may kinausap kayong babae sa gilid, tapos nanonood ninyo, ano, ay miss, ano, napaganda mo, pwede ko bang makuha yung number mo? Pag sumagot siya na may boyfriend na ako, pwede nyo silang tanongin ng ganito, o kailan yung kasal? Diba? O hindi pala seryoso. Pag sinabi, pag hindi sila nakasagot na, hindi pa namin naisip yun, o hindi pala ako seryoso yun, kasi walang kasal eh. Diba, ganun yun. Kaya pag merong ganun na babae na kinuusap ninyo, tapos parang pakeme-keme lang, hindi alam yung sasagot nila, hindi sila seryoso, tanongin nyo kaagad, bakit kailan ba yung kasal? O hindi pala seryoso yung relationship ninyo. O kuhain mo yung number ko dahil ako seryoso. Kasi pag nagtanong ka nun, subconsciously nagpiflip yun sa utak ng mga babae na baka itong taong to na nagtatanong ng number ko, baka naman ito seryoso at naghahanap ng kasal. Kasi tatanungin niyo yung kasal eh. Kasi kasal importante yun eh. Agreement kasi yun eh. Contract yun, diba? Promise. O tuloy natin. Balikan natin yun. Ang ganda ng banat niya dun ah. Big props dun, Wisa. Big props. Hindi ko naman matatanggi yun eh. Na nabibilib ako sa ano, sa mga ganyan-ganyan nila. One day siguro, nayaya ko na si Wisa eh. Makapag-collab eh. Sinandan ko siya ng BT. Simple lang muna. You know, next time, medyo pagandahin natin, you know. Pero nakakabilib, nakakainggit. You know, pakinggan natin. Sa beat lang, kailangan lang ng konting excitement sa beat eh. Kasi parang plain lang siya eh. Pero syempre, you know, bedroom stories, bedroom music. Gusto kasi yung mga beat na merong intensity, merong excitement habang tumatagal yung level. Tuloy natin. Ulitin natin. Wala mo mapula, ako'y naakit na. At di ko mapigilan ng bawat aplos na nadama. Laging hinahanap ka kapag hindi kita kasama. Kahit may mali sa pakiramdam ko ay tama. Damn!
Yung may totoong ganun talaga. Yan, sinabi ni Kid. Big props yun. Nakikita ko yung pag-improve ni Kid sa ano niya, sa musika niya. Keep doing that, man. I'm proud of you, bro. Yeah, may mga ganun talaga. May mga ganun na pakaramdam natin. Sinasabi nga nila, kung magiging masaya ka sa taong to, kahit nasasaktan ka, eh, masaya ka naman eh. Diba? Choice mo naman maging masaya. You know? Pero minsan kasi, may mga increments ng sakit na minsan magbibigay sa atin ng wake-up call sooner or later na, you know what, tama na. Naging masaya ako sa panahon na to, siguro tama na. Kasi meron sa parte sa puso natin na parang, you know, kahit mali yung ginagawa natin, pakaramdam natin tama kasi doon tayo masaya. Bakit? Kasi natatabunan. Natatabunan yung guilt natin, yung guilty natin, guiltiness natin, ng emotion natin. Yun. Kasi yung emotion natin, guys, masaya. Diba? Pero yung pakiramdam natin, nagigilty tayo. Pero dahil masaya tayo, natatabunan yun. Tuloy natin. Patlos na dadama, di ko alam kung bakit ba sa kuwing kasama ka, mga oras natin ay sadyang nag-iiba. Mga yakap mo may bit sa isip ko, di na maalis. Halik mo matamis na tila yata sa akin ay walang mintis. Ano bang gagawin na kawin? Bawat sandaling nariyat ka na dahil ikaw ang umukaw sa ligaya kong nadarama. We do this tonight, every time we turn up the lights and feel the vibes together, me and you. You know, may mga babae din kasi na ano guys eh, na nagiging ano daan para sa ano sa ikapapanatag ng loob ng mga lalaki. Kasi aminado naman tayo guys, huwag na tayo maglokohan. May mga babae na pahirap lang sa buhay natin. May mga babae naman na no, kahit na mali yung ginagawa natin, pero natutulungan tayo physically, emotionally, at saka spiritually, okay lang sa atin kahit alam nating mali tayo. Bakit? Kasi yung taong to na minamahal natin mula sa kamalian ay nakakatulong sa atin sa pag-improve ng buhay natin. Masama ba yun? Oo, masama siya, pero tingnan din natin yung aspeto nakakabuti. Tuloy natin. Gaya kong nadarama. We do this tonight, every time we turn up the lights and feel the vibes together, me and you, let's do it happen all night. I mean, pag tinatanong nga, eh mali yun eh. Ganun talaga, may mali talaga eh. You know? Let the people make mistake. Bakit? Kasi karapatan nila, magkamali sila. Diba? Karapatan nila, meron silang kalayaang magkamali. Kasi sarili nila yun eh. Buhay nila yun eh. Diba? Hindi ko sinasabing, hindi ko sila kinukundina, hindi ko sila kinukonsente na gawin yung kamalian nila. Pero, gusto kong sabihin sa kanila na pag ginawa mo yung mali na yun, may consequence. Diba? Pero, are you still willing to take that consequence, yung risk na yon? Eh, pag sinabi nilang, yeah, I'm willing, okay. Diba? Kung willing ka na alam mo sa bandang dulo masasaktan ka, at willing ka naman, buo yung loob mo, eh, nandito lang ako. Yeah. Kasi yung consequence nun, mawawasak yung puso mo. At pag dumating yung araw na yon, nandito lang ako, pwede mo akong takbuhan at makikinig ako sa'yo. Kasi sa part na yan, tinanggap mo na yung alin, yung future mo, yung outcome. Na kahit mahal mo siya at nasasaktan ka, pero dahil nag-i-improve ka, okay sa akin yun. Gusto mo eh, pero may consequence, masasaktan ka sa dulo. Diba? Pero tinanggap mo pa rin. Okay, diba? Wala na akong ano doon, wala na akong problema doon. Pero tatanggapin ko yung outcome mo kasi tinanggap mo yung outcome mo. Nagkasundo tayo sa bandang dulo, masasaktan ka. Pero once na dumating yung araw na yun, nandito pa rin ako, makikinig ako sa'yo. Kasi sa ating dalawa, alam naman natin na alam natin masasaktan ka. Diba? Yun yung trabaho ko eh. Supportahan ka. Yun, tuloy natin. Pero syempre, wag niyong isipin na parang wala lang. Binigyan pa rin kita ng advice. Binigyan kita ng tamang daan. Pero pakiramdam mo, mas okay ka doon. You know? Hindi natin matatago yun. I mean, bibigyan kita ng chance. Bibigyan kita ng chance magkamali. Pero syempre, hindi kita tatalikuran na parang ang kulit-kulit mo, matigas ang ulo mo, nandito pa rin ako. Tutulungan kita sa mag-move on. You know? Tutulungan kita na matanggal yung sakit. You know? Pakinggan kita sa mga ganong klase ng mga bagay. Tuloy natin. Saglit lang guys. Saglit natin pa. Aking feeling, para walitin natin yun.
gabi. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at ilike yung video mula sa markadong bungo, itim na katipunero. Binabibigyan ko to ng 10. Kasi maliit lang naman yung minor lang naman yung part na ano. Kailangan lang ng konting excitement sa beat. Pero other than that, kasi nga malumani, bedroom music nga naman. Diba? Yung parang malatugtugan ni may mga favorite ako mga musika eh na pinapatugtog ko minsan. Ganun pa man, napakagandang musika, bibigyan ko siya ng 10. Shoutout ka pala kay Cardon Bungo. Maraming salamat sa pagpabalik. Binibigyan mo kami ng magandang musika. Kay Wisa nga pala at saka kay Kid Bungo. Napakagandang obra. Sana masend din nyo sa Spotify din yan, syempre. Para kahit o paano, yung mga tao rito sa Amerika. Kasi hindi, kami sa Amerika, sa ibang bansa, hindi kami mahilig mag-YouTube. Spotify, iTunes, Pandora, dyan kami. Maraming salamat sa musika. Hanggang sa muli, guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga ka-pamilya ninyo, at saligat sa lahat, sa mga tao na kapaligid sa inyo. At magdasal kayo. Number one yun. Number one. Plan motif nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat.